Part 27. Pagkatapos naming mag-usap ni Sarah ay siya namang pagring ulit ng aking cellphone. At nang tingnan ko ay tumatawag ulit si Marie. Sinagot ko naman ito at sumenyas na kay Sarah na sandali lang, habang ito naman ay sumenyas na babalik na sa kusina na tinanguan ko naman. Hi Bess, sorry hindi ko nasagot kanina, kamusta na kayo? Tanong ko dito habang rinig ko naman ang ingay ng mga anak nito. Lalo na ni Vanessa na nasa kabilang linya. Napangiti naman ako. Okay lang kami Bess, ikaw kamusta ka naman? Kayo ni Victor? Hindi na kami nakadaan dyan kasi malilate na rin kami sa flight namin eh. Late na kasi nagising tong mga bata. Usal naman ito. Ganun ba? Sayang naman hindi ko na kayo nakita ng mga bata bago kayo umalis. Mag-iingat kayo ha. Pakisabi na lang din kay Kuya Dave. And ikiss mo na lang ako sa aking tatlong inaanak. Okay? Saka okay lang ako. Okay lang kami ni Victor. Maayos naman ang pagsasama namin. Huwag ka mag-alala. Thank you, Bess. Mamimiss ko na naman kayo niyan. Usal ko naman. Mabuti kung ganon. Okay, sige sabihan ko si Vince. Sinamahan pa kasi si Von at Maximo sa comfort room eh. Basta, call mo lang ako kung may problema ka ha. Lilipad ako agad pa uwi. Para puntahan ka. Usal naman ito, na ikinangiti ko naman. Okay, Bess. Thank you. I love you. Usal ko. At tuluyan na rin nawala ito sa kabilang linya pagkatapos magpaalam. Ilang sandali pa ay tumayo na rin ako at bumalik sa aming silid ni Victor dahil sa antok na namang aking nararamdaman. Sobrang antukin ko naman ngayon at bahagyang pagkahilo minsan at pagsusuka. Nang makarating ako sa aming silid ay agad akong nahiga na agad rin naman akong nakatulog. Nagising ako nang maramdaman kong waring may mabigat na nakapatong sa aking bewang at mga hita. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang aking asawang mahimbing din sa pagtulog habang suot pa din ito ang damit pang trabaho na tanging suit coat lang ang hinubad. Dahan-dahan akong humarap dito, saka ko tinitigan ang maamo nitong mukha na hindi mo kababakasan ng pagka-arugante habang natutulog. Pero pag gising naman ito, kala mo, lagi nalang galit. Napangiti ako sa isiping yon. At dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha dito para dampian ng halik sa labi. Ngunit nagulat naman ako nang palalimin nito ang bawat halik na ibinibigay sa akin. Tumugon naman ako at pinagbigyan ng aming mga sarili. Pero maya-maya ay bumitaw na rin ito, saka tumingin sa akin na may ngiti sa labi. I need to stop, wife. Baka hindi ako makapagpigil ay baka masigit pa dyan ang aking magawa. Alam kong hindi pwede. Delikado para sa'yo at kay baby. Ayokong mahirapan ka, sweetheart. Usal naman ito na ikinataba ng aking puso dahil sa pag-aalala na ipinaparamdam nito sa akin. I'm sorry, love. Hindi ko magampanan ng mga pangangailangan mo ngayon dahil sa aking sitwasyon. Usal ko naman dito. You don't have to be sorry, sweetheart. Nauunawaan ko naman at ayaw ko rin mapahama kayo ni baby. At alam kong babawi ka pag okay ka na, di ba? Usal naman ito na hindi ko napigilang hindi makaramdam ng ilang at ramdam ko na rin ang bahagyang pangiinit ng aking tigkabilang pisngi. Maya-maya ay narinig ko naman itong tumawa ng malakas kaya hinampas ko naman ito ng marahan sa dibdib. Maya-maya ay bumangon na rin ito at nagpaalam na magsha-shower na muna para makapaghapunan na rin daw kami. Napatingin naman ako sa aking relo at ganun na lang ang gulat ko nang makitang 6:00 na pala. Grabe pala ang aking naging pagtulog. Halos wala na naman ako nitong itutulog mamaya. Napatingin naman ako sa pintuang banyo kung saan naroroon sa loob ang aking asawa. Saka napangiti. Para akong dalaga na kinikilig dahil sa boyfriend na walang ginawa kundi pakiligin ako. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Masasabi kong naging maayos at masaya naman ang aming pagsasama ni Victor. Walang oras at araw na hindi nito pinaparamdam ang pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Kahit na minsan wala ako sa mood at palagi ko siyang napagbubuntunan ng inis, ay nandoon pa rin ang kanyang malawak na pangunawa at mahabang pasensya. Kahit sa mga pagkaing hinahanap ko ay
Walang araw na hindi nito ibinigay. Lahat ay ibinibigay at ginagawa ng paraan para lang mapasaya ako. Hindi ito uuwi hanggat walang dala. Na sobra ko namang ikinasasaya dahil sa pagpapahalaga nito sa akin. Hanggang sa lumaki na rin ang aking tiyan. At ngayon nga ay 7 buwan na rin. 2 buwan na lang at makakasama na namin ang aming baby girl. Oo, babae ito. Base na rin sa resulta ng ultrasound na ikinatuwa naman naming mag-asawa. Hindi naman kami namimili kung ano ang aming magiging anak. Basta masaya kami kung anong ipagkaloob sa amin ng Panginoon. At napagdesisyonan na rin namin na pagkapanganak ko, 2 months after ay magpapakasal na rin kami. Gustuhin sana namin noong magpakasal agad. Noong nag-propose ito ay hindi rin naman namin magawa dahil sa sela ng aking kalagayan. Natakot lang kami na baka maulit ang dati na mawalan kami ng anak. Ngunit dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Napapansin ko na lang na nagiging malamig ang aming pagsasama. Halos hindi na kami nakakapag-usap kagaya ng dati. Umaalis ito ng maaga at umuuwi ay kung kailan tulog na ako. O kung minsan naman ay hindi umuuwi magdamag. Mahigit 1 linggo nang ganito ang aming sistema. Na kahit si Nailija at Lira ay nagtataka na rin. Dahil hindi nga naman ganito si Victor. Nang dumating sila sa amin, 3 buwan na ang nakakalipas. Kita nila at saksi ang mga ito sa mga panahong yon. Kung paano ako alagaan at asikasuhin ni Victor, hindi ito aalis nang hindi ako magagawang ipagluto ng almusal na nakaugalian na nito nung si Sarah pa lang ang aking kasama. Pero ngayon, hindi na nito nagagawa at minsan pa ay napapansin kong parang may malalim na iniisip. Gaya na lang kanina nang umuwi ito, pasado 11 na ng gabi. Naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng pangangalay ng aking balakang. Nang bumaling ako ng higa, sa kabilang side ay nakita ko itong nakatayo sa terrace habang umiinom ng alak at waring may malalim na iniisip o kung anumang problemang gumugulo rito. Dahilan naman na lalo kong ikinapag-alala. Gustong gusto ko itong tanungin ng mga oras na iyon pero hindi ko naman magawa at parang ako'y naduduwag. Hanggang sa pumasok na rin ito kanina at nahiga sa aming kama na pinakikiramdaman ko lang. Ngunit sa hanggang sa narinig ko na lang ang malalim nitong paghinga, ay hindi man lang ako nagawang yakapin, halikan, o kahit man lang haplusin ang aking tiyan na gaya ng nakasanayan na rin itong gawin dati. Kaya humarap ako dito at tinitigan ang mukha nito. Kita ko ang pagbabago sa itsura nito. Hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng awa o inis. Dahil sa niisang salita, wala itong sinasabi sa akin kung ano nga bang nangyayari sa aming pagsasama o ano bang gumugulo sa isip nito. Na para bang sa ginagawa nito ay nababaliwala na ako bilang asawa nito. Tumayo ako at nagpa siyang bumaba sa kusina para magtimpla ng gatas dahil nalipasan na rin ako ng antok. Dahil sa pag-iisip sa mga ikinikilos ni Victor, napatingin na lang ako sa aking relo at napansin kong halos 2:30 na rin pala ng madaling araw. Hindi na ako muling nakatulog mula nang magising ako kanina ng 11:00. At hanggang ngayon ay gising na gising pa rin ang aking diwa. Pagbaba ko sa kusina ay agad akong nagpainit ng tubig at saka nagtimpla ng gatas. Medyo hirap na rin kasi akong kumilos ngayon. Dahil nga sa laki na rin ang aking tiyan. Nakakapagtaka nga ang laki nito. Gaya rin ang sabi ng iba. Kasi kung 7 months ay sobrang laki nito na akala mo ay kambal daw ang nasa loob nito. Pero hindi naman. Dahil nung una at huli kami ni Victor na magpa-ultrasound nung 5 months pa lang ang aking tiyan ay lumabas sa resultang babae nga ito. At kahit pa nung 4 o 5 buwan pa lang ito, kala mo ay kabuanan ko ng laki. Na lalo pang ikinalaki ngayon. Nang matapos akong magtimpla ay dumiretso ako sa sala at doon na upo habang iniinom pa utay-utay ang gatas at saka na lang uli ako aakyat pag naubos ko na. Ngunit hindi iyon nangyari dahil nung nasa kalahati na ang gatas na aking iniinom ay nakaramdam na uli ako ng antok at dito ko na sa sala na pagdesisyon ng matulog.
Naalimpungatan na lang ako ng maramdaman kong para akong dinuduyan at may mga bisig na nakapulupot sa akin. Bahagya kong iminulat ang aking mga mata at nakita kong si Victor ang lalaking bumuhat sa akin. Ungol ko nang maramdaman kong inihiga ako nito sa kama. Shh! Go back to sleep, sweetheart. I need to go. I have something important to do, kaya kailangan kong maagang umalis. Usal nito. Ngunit sa pagkakataong yun ay pinilit ko namang bumangon at saka naupo, pasandal sa headboard ng kama. Victor! May problema ba? May problema ba tayo o ikaw? Bakit hindi mo sa akin sabihin para mapag-usapan natin? Halos isang linggo ka na rin ganyan. At isang linggo mo na rin akong binabaliwala. Mahina akong usal dito habang nakatingin dito. Samantalang nanatili lang itong nakatayo sa aking harapan. Kita ko naman ang ginawa nitong pagbuntong hininga. Saka sumagot. Don't mind me. Wala lang to. Marami lang problema ngayon sa kumpanya. But everything will be okay. Soon. Sige na. I have to go. Sagot nito. Ngunit hindi ako nakontento sa sinabi nito. At agad akong tumayo para habulin ito at subukang tanungin ulit dahil gusto ko talagang marinig ang dahilan. Victor! Please! Sabihin mo naman sa akin kung ano bang nangyayari. Dahil hindi na rin ako mapalagay. At isip ng isip bawat oras. Usal kong muli habang nakahawak sa isang kamay nito. Ngunit ganun na lang pagkabiglang aking naramdaman nang bigla nitong waksihin ang kamay ko at saka ako nito pinagtaasan ng boses sa unang pagkakataon. Sabi ko, ayos lang, 'di ba? Wala lang 'to. At marami lang problema sa kumpanya. Ano ba sa sinabi kong 'yon ng hindi mo maunawaan? Sigaw nito sa aking harapan. Na siya ko namang ikinatulos sa aking kinatatayuan. At dahil sa kabiglaan ay napahawak ako sa aking tiyan nang gumuhit ang konting sakit mula sa loob nito. Sabay ang pagtulo ng aking mga luha. Lumingon pa muna ito sa akin. Bago ako nito tuluyang iniwan, na kahit kita niya ang aking pagluha, ay waring wala lang talaga itong pakialam. At muli pa akong napitlag ng isara nito pabalibag ang pintuan ng aming silid. Wala na akong ibang nagawa, kundi ang tuluyan nang mapahagulgol at dahang-dahang lumakad pabalik sa kama. Saka ako nahiga at doon ko ibinuhos ang aking pag-iyak dahil sa sama ng loob na aking naramdaman. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa tuluyan na uli akong hatake ng antok. Nagising ako nang mapansin kong tirik na ang araw sa labas. Dahil nang umalis si Victor kanina ay bago palang sumisilay ang liwanag. Dahan-dahan akong bumangon dahil sa hirap na rin akong kumilos. Nang makabangon ako ay agad akong dumiretso sa banyo para mag-shower at ayusin ang sarili. Hindi ako dapat maapektuhan sa nangyari kanina. Alam kong may mga bagay lang na hindi ako nauunawaan at alam kong problemado lang si Victor ngayon. Kaya niya yun nagawa sa akin. Magiging maayos din ang lahat. At alam kong hindi ako matitiis si Victor. Kailangan kong mag-ingat dahil 7 months lang din ang aking tiyan. 2 buwan pa ang dapat kong hintayin para makumpleto ko ang panahon para sa paglabas ng aking anak. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili at pinilit itaboy ang sama ng loob na aking nararamdaman. Nang matapos ako at makapagbihis ng aking bestidang komportable, ay saka ako nagdesisyong bumaba para kumain. Alam kong kahit ang baby ko ay nagugutom na rin. Nadatnan ko namang abala sa pagluluto si Nailija, habang si Lira naman ay nasa laundry area at waring naglalaba. Napalingon naman sa akin ang mga ito nang siguro ay naramdaman ang aking pagdating. Mabuti at gising ka na anak. Halika na, maupo ka na at makakain ka na. Siguradong pati ang baby mo sa tiyan ay gutom na rin dahil wala pa kayo parehas almusal. Usal naman ni Nailija. Salamat ho, Nay. Sabayan na po ninyo ako ni Lira para naman po mas marami pa ang makain namin ni baby. Usal ko naman, saka ang initian si Nanay Lija. Ay siya, sige, kung iyan ang gusto mo. Lira, lumapit ka na muna dito at nang makakain na tayo sabay-sabay. Usal ni Nay Lija,
Nagsimula ang aming pagkain na halos tunog lang ng kubyertos at pinggan ang maririnig sa loob ng kusina. Alam kong nakikiramdam din lang sa akin ang mag-ina at alam kong alam na mga ito ang nangyari kanina. Lira, kamusta pa lang school mo? Hindi ka ba nahihirapan? Kung may mga bagay kang hindi alam sa mga aralin, huwag kang mahiya ah. O magdalawang isip na magtanong sa akin. Lalo na at nurse din ang kinuha mo. Tsak yan, may alam din ako. Basag ko sa katahimikan at para pagaanin ang sitwasyon. Salamat po Ate Myra. Medyo nahihirapan nga po ako eh. Mahirap po palang kurso na nurse. Sagot nito, napangiti naman ako. Kaya mo yan, ikaw pa ba? May wifi naman dito. Pwede kang mag-search kung nahihiya kang magtanong sa akin. Pwede mo rin gamitin ang laptop ko. Ayos lang sa akin, Lira. Basta sa pag-aaral mo. Gusto ko kasing may marating ka sa buhay gaya ng iba. At para syempre sa mga magulang mo. Magsikap ka lang at huwag susuko. Naiintindihan mo ba? Usal ko. At saka ko ito nginitian ng malapad. Thank you po, Ate Myra. Hayaan po ninyo at lagi kong aalalahanin ang mga paalala nyo. At gagamitin kong lakas para makapagtapos. Salamat po ulit, Ate. Usal naman ni Lira. Tumango naman ako. Salamat sa iyo, Myra, sa kabaitan mo sa amin. Napakaswerte talaga ng iyong asawa at ng iyong mga magulang dahil napakabuti mong tao. Laging inuunawa ang kalagayan ng iba. Kahit ang mismong sarili ay may iniindang suliranin. Usal naman ni Nay Lydia. Nabahagya ko namang ikinatungo. Ayos lang po ako, Nay Lydia. Huwag po kayong mag-alala. Wala naman po kaming problema ni Victor. Sagot ko naman at hindi na rin umimik ang mga ito. Gustuhin ko mang magdamdam sa nangyari kaninang umaga ay hindi ko na lang masyadong iniintindi dahil iniisip ko ngayon ang kalagayan ng aking anak. Tumayo ako nang matapos ako sa pagkain at nang makita kong halos tapos na rin ang mag-ina. Nay, sasala lang po ako kung may kailangan po kay... Usal ko. Ngunit di ko na natapos nang biglang gumuhit ang sakit sa aking tiyan. Kaya napahawak naman ako dito. Ngunit ganun na lang ang pagkataranta sa boses ni Lira nang makita ang dugong umaagos sa pagitan ng aking mga hita. Ate! Nay! May dugo! Usal nito. At ganun na rin lang ang takot na aking naramdaman. Nung yumuko ako ay umatras ng kaunti para makita ang likidong ramdam kong umaagos sa aking mga hita pababa. Napahawak naman ako sa gilid ng lamesa nang makaramdam ako ng pangangatog ng aking tuhod dahil sa takot at kabang bumabalot sa aking puso. Diyos ko po, Myra! Lira! Tumawag ka sa ibaba at humingi ng tulong. Magdumali ka! Wala ngayon ang Tatay Ruben mo nasa mansyon. Rinig kong usal ni Nay Lydia na halata din ang takot sa boses. Hinawakan ako nito at inalalayan paupo sa sala. Nay! Ang baby ko! Natatakot po ako, Nay. Baka may mangyari sa kanya. Hindi pa po siya sakto sa buwan. Usal ko habang umiiyak. Huminahon ka, Myra. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Magiging maayos din ang lahat. Walang mangyayaring masama sa baby mo, okay? Huminga ka ng malalim at pakalmahin ang iyong sarili. Usal ni Nay Lydia. Habang ramdam ko ang marahang paghaplos sa aking likod at panakanakang sa aking tiyan, nawari ba nito ay sa ganoong paraan ay mababawasan ang sakit? Oo, aaminin ko. Kahit papaano, ay nakakagaan sa sakit ng tiyan ang aking nararamdaman. Pero ang sakit na muling umiikot sa aking puso ay waring hindi man lang nababawasan. Lalo na sa katotohanang wala ngayon sa aking tabi ang aking asawa na kung tutuusin ay dapat siyang umaalalay sa akin. Lalo lamang bumuhos ang aking luha hanggang sa naramdaman kong bumukas ang pinto ng unit at rinig ko ang taong tinawagan ni Lira. Hanggang sa pakiramdam ko ay tuluyan na rin akong hinahatak ng dilim at pakiramdam kong para akong pagod na pagod. Bago pa ako mawala ng malay ay rinig ko pa ang iyak ni Lira at pagtawag ng mga ito sa aking pangalan. At sinasabi ni Nay Lydia na huwag akong matulog. Pero hindi ko na talaga kaya. Dahil pakiramdam ko, antok na talaga ako.
Mabuti at gising ka na, Myra. Lira, tawagin mong doktor. Magdumali ka. Gising na ate Myra mo. Usal ni Nailija. Kaya naman napagawi ang tingin ko na papalapit sa aking kinahihigaan. Naalala ko na naman ang nangyari kanina at bigla akong kinabahan para sa aking anak. Agad akong napahawak at napatingin sa aking tiyan. Ganun na lang ang ginhawa at tuwa na bumalot sa aking puso nang makita ko pa rin ang umbok sa aking tiyan at maramdaman ang aking anak sa loob ng aking katawan. Bumukas ang pinto at iniluwa nun si Doktora Mercado habang nasa likod si Lira. "It's good you're awake, Mrs. Montemayor. Do you feel any pain?" tanong ng doktor. "Medyo masakit lang po ang aking tiyan, Doktora. Kamusta po ang aking baby?" tanong ko naman. "For now, your babies are fine. Pero kung mauulit ang ganitong senaryo, baka mapilitan na rin kaming ilabas ang baby mo kahit hindi pa rin kabuwanan. Alam mo namang masela ng iyong pagbubuntis, hindi ba? Less stress and focus to your baby. After a week, visit me at my clinic, okay? Buti na lang at narito ako ngayon nang dinala ka. Kaya na-check kita agad." Paliwanag ng doktor. "What do you mean babies, Doktora? You mean twins?" Tanong ko naman dahil sa ikinataka ko ang sinabi nitong babies. "Yeah, you have twins. A girl and a boy. Maaaring hindi natin nalaman noon dahil may pagkakataon talagang hindi minsan nakikita ang isa pang baby dahil maaaring natatakpan nito ng kanyang kambal sa loob. Pero ngayon, malinaw na sa resulta na kambal ang anak nyo, Mrs. Montemayor." Usal ni Doktora habang nakangiti. Napalingon naman ako kay Nailija at Lira na may malalapad na ngiti na nakapaskil sa mga mukha nito. "Thank you po, Doktora." Usal ko at umalis na rin ito pagkatapos kong magpaalam. Kinabukasan ay nakalabas na rin kami ng ospital. Dobleng pag-iingat naman ang aking ginagawa sa aking sarili para maingatan ko ang aking anak na mailabas pa rin sa tamang panahon. Narito ko ngayon sa terrace ng silid namin ni Victor at nagpapalipas ng oras. Kahit anong pilit kong iwasan ng mag-isip, hindi ko magawa. Dahil mula pa kahapon nang umalis si Victor at nagkaroon ng hindi malinaw na komunikasyon sa amin, dahilan ang mapagtaasan ako nito ng boses, ay hindi pa uli ito umuuwi. Na siyang lalo kong ipinag-aalala. Sinubukan kong tawagan ang number nito pero hindi naman sinasagot. Gustuhin ko mang tumawag sa mansyon para itanong sa kanila si Victor. Hindi ko naman magawa dahil alam kong mag-aalala sila sa sitwasyon namin ngayong mag-asawa. Ayaw kong pangunahan si Victor. Alam kong may dahilan nito at iyon ang gusto kong alamin o malaman. Kaso hindi naman nagsasabi si Victor kung ano ba ang gumugulo sa isip nito. "Ate Myra, pasensya na po. Pumasok na po ako. Akala ko po kasi tulog pa kayo. Iyahatid ko lang po itong merienda niyo," sabi ni nanay. Rinig kong usal ni Lira mula sa loob ng aming silid. Kaya napalingon ako dito at tatayo na sana para salubungin, ngunit ito na ang lumapit at dala ang isang tray na may lamang pagkain. "Salamat, Lira. Halika, samahan mo ako at sabayan. Hindi ko rin yan mauubos ngayon. Kailangan ko na rin kasi mag-diet. Advice na rin sa akin ni Doktora Mercado." Usal ko naman. Pansin ko naman na parang nahihiya pa si Lira. Kaya napangiti na lang ako. "Ate Myra, kasi po baka magalit si nanay." Usal naman ito. "Hindi magagalit si Nailija, kaya halika na, maupo ka na." Usal ko. Kita ko namang alanganin pa rin ito hanggang sa pag-upo. "Ate Myra, tumawag po pala kanina sa telepono si Ma'am Rita." "Dahil hindi daw po ninyo sinasagot ang tawag niyo sa inyong cellphone." Usal ni Lira, habang panaka-naka ang pagsubo ng pasta. "Ah, oo. Nakatulog kasi ako kanina." "Salamat, Lira. Tatawagan ko na lang mamaya si Mama. Kuya Victor mo ba? Hindi pa rin ba tumatawag?" Usal ko. Pansin ko naman itong parang umiwas ng tingin. Hindi pa po, Ate Myra. Sinubukan din po ni Nanay tawagan kahapon nung dinala namin kayo sa ospital pero hindi naman po sinasagot. Sabi po ni Nanay baka busy sa trabaho. Usal nito
at tumango na lang ako kahit gusto ko pa sanang sabihin na Sabado kahapon at wala itong trabaho. Pero hinayaan ko na lang para hindi na rin mag-isip pa ang mga ito ng kung ano pa. Natapos kami ni Lira sa aming naging merienda, kaya tumayo na rin ito at nagpaalam. Ngunit bago pa ito makalabas ay tinawag ko ulit. Ah, Lira! Pakisabi kay Nay Lydia wag na akong ipaghanda ng dinner ah. Gatas na lang mamaya para makatulog agad ako. Medyo madami rin kasi akong nakain ngayon, kaya malamang hindi na rin ako makakakain mamaya. Salamat, Lira! Usal ko. Sige po, ate. Sasabihin ko po kay nanay. Sagot nito. At hindi naman ako sumagot hanggang sa makalabas na rin ito. Hindi na rin kasi ako gaanang bumababa sa kusina. Kasi iniiwasan ko at iniingatan ko na ang duguin na naman ako. Kaya dinadalhan na lang nila ako dito ng pagkain sa silid. Dinampot ko ang aking cellphone nang maalala ko si mama. Kailangan ko itong tawagan. At alam kong nag-aalala ito. Hello po ma, sorry po. Hindi ko nasagot ang mga tawag nyo kanina. Napasara po kasi ang tulog ko. Bakit po pala kayo napatawag ma? Usal ko nang sagutin ni mama ang aking tawag. Hello anak, kakamustahin lang sana kita. Nag-aalala lang kasi ako nang mapanaginipan kita nung isang gabi. Iyak ka daw ng iyak. Baka kako may problema ka o... Ano man kaya ang gusto lang kitang kamustahin? Kayo ni Victor? Kamusta naman kayo anak? Usal ni mama. Maayos lang naman po, mama. Huwag po kayong mag-alala. Bahagi lang ho yan ng panaginip. Wala naman po kaming problema ni Victor. At maayos lang din po kami ni Baby. Hindi pa lang ho kami makapasyal dyan ngayon ma. Kasi nag-iingat din lang po kami ni Baby. At saka, busy rin po kasi si Victor ngayon. Usal ko naman. Rinig ko naman itong bumuntong hininga sa kabilang linya. Okay anak, basta tawagan mo lang agad kami ng papa mo ha. Kung ano man ang maging problema o kung may kailangan ka, mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal ka namin anak. Usal ni mama. Nasa puntong yun ay siya namang ikinabagsak ng aking mga luha. Pinilit kong huwag makalikha ng kahit anong senyales para hindi maisip ni mama na sa mga oras na ito ay nasasaktan ako. Tumikhim muna ako bago nagsalita. Okay po mama, thank you po sa inyo ni papa. Mahal na mahal ko rin po kayo. Usal ko naman. Hindi rin nagtagal at nagpaalam na rin ako. Nang mawala na ito sa kabilang linya ay doon ko na rin pinakawala ng aking pag-iyak na kanina ko pa pinipigilan habang kausap si mama. Pinagbigyan ko muna ang aking sarili na ilabas ang bigat ng aking kalooban. Dahil kung hindi ko ito gagawin, ay lalo lamang itong may ipon sa aking dibdib na maaaring lalo lamang sa aking magpahirap. Nagpasya na rin akong pumasok sa loob ng aming silid nang medyo dumidilim na rin ang kalangitan. Naglinis muna ako ng katawan at nang makapagbihis ay saka ako nahiga sa aming kama. Pilit ko mang iwaglit si Victor sa aking isip ay hindi ko magawa. Kaya nagpasya na lang muna akong bumaba at makipagkwentuhan kina Nay Lydia at Lira. Para malibang at kahit papano hindi ko maalala ang sitwasyon namin ni Victor. Hi Nay Lydia! Hi Lira! Bati ko sa mga ito nang makapasok ako sa kusina. Kita ko pa ang gulat sa mga mukha ng mag-ina. Pero ngumiti lang ako. Para iparating na ayos lang at kaya ko naman. Myra anak, bakit bumaba ka pa? Sana tinawag mo na lang alinman sa amin ni Lira. Baka mamaya niyan ay mapasama na naman sa iyo ang pagpanikpanaog sa hagdanan. Usal ni Nay Lydia. Ayos lang po ako Nay, huwag po kayong mag-alala. Naiinip na po kasi ako sa loob ng silid. Kaya nagpasya na lang po akong bumaba muna para makipagkwentuhan sa inyo. At para malibang na rin ako. Usal ko, saka akong initian ng mga ito. Ikaw iha ang bahala ah, basta mag-iingat palagi Myra. Alam mo naman ang kalagayan mo ngayon. Usal ni Nanay Lydia at tinanguan ko naman ito. Saglit pa ay nalibang na rin ako sa pakikipagkwentuhan sa mga ito at panakanakang pagtawa dahil sa mga jokes ni Lira. Ngunit bigla namang naagaw ng aming atensyon nang biglang bumukas ang pintuan. At iniluwano ng aking asawa
Nakitang-kita ang pagod sa itsura. Kasunod nito ay si Tay Ruben na may dalang ilang plastik na halatang mga pagkain ng laman. Base na rin sa aking nababasang pangalan mula sa isang kilalang restaurant at ilang plastik na mga prutas. Ibinaba nito ang dalang maliit nitong bag at ang suot na suit coat. Saka lumapit sa akin at binigyan ako ng magaang na halik sa noo at labi. Pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. Dahilan naman ang pagtulo ng aking mga luha. I'm sorry, sweetheart. I'm so sorry. Mahina nitong usal. Marahan naman akong tumango at saka gumanti ng yakap dito. Saglit pa ay bumitaw na rin ito at saka kinuha ang isang upuan at naupo sa aking tabi. Sige na ho, Tay Ruben, Nailidya. Pakihanda na ho ang mga pagkain para sabay-sabay na po tayo. Pero yung isang plastic po dyan, Nailidya, ay para kay Myra. Paborito ho kasi niya yan. Rinig kong usal ni Victor. Kaya napalingon ako dito na siya rin namang lingon nito sa akin. Saka akong nginitian ng tipid. Nakita ko ang lungkot na waring may gustong sabihin na hindi lang masabi. Saka ako nito dinampian ng halik sa noo. Maya-maya ay nagsimula na rin kumain ng aking mga kasama. Ngunit na natili lamang akong nakatingin sa kanila. Gustuhin ko mang kumain ay kailangan ko ring bigyan ng disiplina ang aking sarili. Dahil kailangan ko ring magbawas ng pagkain. Nawaring napansin naman yun ni Victor. Don't you like the food, sweetheart? Tanong ni Victor. Ah, hindi naman sa ganun pero... Kasi kailangan ko na kasing magbawas sa pagkain. Overweight na daw kasi kami ni baby, sabi ni Doktora. Kaya kailangan ko na ring mag-diet. Sagot ko naman at muling ibinalik ang tingin sa pagkaing nasa harapan ko. Rinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. I don't care about Dr. Mercado's opinion. Ayokong magutom kayo ni baby. Usal naman ito at saka dinampot ang kutsara na may pagkain at saka nito isinubo sa akin. Wala na akong nagawa at tinanggap ang pagkaing isinusubo nito. Kita ko ang kaseryosohan ng mukha nito, kaya hindi na ako nakipagtalo pa. Pansin ko naman ang panakanakang lingon sa amin ni Nailidya. Nawaring...